Hello guys, this is TJ Villanueva and today ang topic natin is about closing. Paano ba ako magko-close ng prospect ko na hindi lumalabas na namimilit ako or nagmamakaawa ako na sumali yung prospect ko sa akin? Isa sa hindi ko tinuturo sa organization ko at ayaw ko rin gawin, yung tinatawag na hard selling. Marami pa rin ang gumagawa nito, yung pinipilit nila yung mga tao sumali hanggang sa minsan napapasali nila, pero ang nangyayari, sumasama yung loob ng mga prospect nila kasi parang ang feeling nila na na-manipulate sila, okay, or napilit sila kaya sila napalabas ng pera or napa-invest sa business. So paano ba yung tamang way? Okay, so meron ako mga tips sa inyo kung paano to gagawin ng mas professional. Okay, number one, ang pinaka-goal natin is to help people. So every time na may tao kang kausap, dun ka magfo-focus. Tutulungan mo siya paano siya makakapag-decide na sumali dun sa opportunity mo. Ibig sabihin, pag hindi interesado yung prospect mo, hindi mo siya pipilitin na sumali. Okay? Number two, you have to act like you are a consultant. So kung titignan mong mabuti, like yung mga doktor, ang ginagawa lang nila, nagtatanong sila na nagtatanong. Hanggang sa malaman nila kung ano yung problema mo, and then they will offer you a solution dun sa problema mo. So you have to act like you are a consultant. Okay? So, pero ano ba yung mga tamang word na pwede mong gamitin kapag nandun ka na sa closing part? Number one dito, Mr. Prospect, sa lahat ng pinaliwanag ko, ano ba sa tingin mo yung humahadlang sa'yo para hindi mo gawin yung opportunity na to or yung business na to? Etong question na to para malaman mo kung ano ba yung humahadlang dun sa prospect mo. At kung ano man yun, yun yung sasagutin mo para matulungan mo yung prospect mo at maklose mo yung prospect mo. So number two dito, Mr. Prospect, sa tingin mo ba matutulungan ka ng business na to makuha yung pangarap mo para sa pamilya mo? So ito naman, para mapagsalita mo rin yung prospect mo, para malaman mo rin kung negative ba siya or positive. Number three naman dito, Mr. Prospect, sa tingin mo ba matutulungan kang kumita part-time bukod sa trabaho mo nitong business na to? Okay, so yun yung number three. Number four naman, isa sa pinaka-favorite kong ginagamit. Mr. Prospect, sa lahat ng pinaliwanag ko today, ano yung pinaka nagustuhan mo? So itong question naman na to para malaman mo kung ano yung nagustuhan ng prospect mo. At kung ano man yung nagustuhan niya, dun ka mag-focus. Yun yung pag-usapan nyo para maklose mo yung prospect mo. Okay, number five. Mr. Prospect, atin-atin lang. May budget ka na ba para sa business na to? Or Mr. Prospect, pwede mo sabihin sa kanya, magkano na ba yung pera mo? Okay? Para makapag-start sa business na to. So para ma-identify mo rin kung marami ba siyang pera or kaya niya bang maka-invest dun sa business na in-offer mo. And number six, ito yung pinakasimpleng way ng pagko-close. Why don't you give it a try? Okay, bakit hindi mo subukan? Mr. Prospect, bakit hindi mo subukan? And pagkatapos mo sabihin yung kailangan huminto ka, kailangan mag-silent ka para mapagsalita mo yung prospect mo. Kasi madalas, ang sagot nila dyan, sige, itatry ko. Okay, so mas nako-close mo yung prospect mo. And number seven, Mr. Prospect, kung sakaling gagawin mo tong business na to, magkano yung gusto mong kitain? Okay? So number eight, Mr. Prospect, kung sakaling gagawin mo tong business na to, ilang oras ang kaya mong ibigay? Okay, number nine, Mr. Prospect, kung sakaling mapakita ko sa'yo, paano kikita ng 20,000 per month or 50,000 per month by just giving yung sinabi mong 5 hours or 10 hours a day? Kaya mo na ba maka-join today? Or kaya mo na ba maka-join this week? So, etong way ng closing na to, isa din sa effective kasi ipapakita mo sa prospect mo kung paano siya kikita. Pero ang tanong, kaya niya na bang maka-join? So, mas naku-close mo yung prospect mo. Okay? So, I hope may natutunan kayo sa topic natin.